Okay. So yan, papunta na kami sa aming ano, schedule, may seminar schedule kami. Ayan, okay. Pero dadaan muna kami sa LBC kasi ipapadala namin yung order ng Quantum Implant. Okay, so yun, baka magtataka kayo bakit lagi akong gumagawa ng video na nasa sasakyan. So actually po, ito lang po yung time na magkaroon ako ng time at walang distraction kasi pag sa bahay, marami pong distraction doon. So kaya dito po ako madalas sa sasakyan gumagawa ng video. So ngayon, ang episode natin or yung topic natin, napaka-exe lang, simple lang, tatanungin ko lang po kayo kung gusto nyo pong yung negosyo nyo ay aasinso or lalaki or aangat. So syempre, definitely ang sagot yes. So wala naman talagang negosyante na gustong bumagsak ang negosyo at walang negosyante nagpapalugi. So ito lang po, napaka-exe lang po yung ibibigay ko para po lalaki yung negosyo ninyo, para lalago po yung negosyo. Unang-una po nyo pong gawin ay kailangan po pag nagtayo kayo ng negosyo, malayo po sa mga kakilala ninyo. Yes, you hear it right. Dapat malayo po talaga sa kakilala ninyo, malayo sa kapamilya ninyo. Kasi bakit po? Pansinin nyo po, ha? Sino po ba ang laging, kumbaga, humihingi ng discount? Kakilala or hindi kakilala? Siyempre kakilala, di ba? Yung kaibigan, kapamilya, di ba? Sila ang madalas humihingi ng discount. Hindi nila iniisip na namumuhunan ka. Kasi wala naman talaga silang paki doon. Ang paki nila ay makamura at makadiscount sila. Siyempre kakilala mo nga, di ba? Siyempre hindi mo matanggihan. Tama? Pangalawa, sino ba ang nangungutang na hindi nagbabayad? Di ba yung mga kakilala mo rin? Di ka naman nagpapautang sa taong hindi mo kilala. Definitely, di ba? Nagpapautang ka sa kakilala, kamag-anak, kapamilya at kaibigan mo. Tama? So ngayon, nagkaroon ito ng comfort zone, lalo na pag nakita nila na may negosyo ka, akala nila, marami ka ng pera, mayaman ka na. So ang isip nila, okay lang na hindi bayaran, may pera naman yan eh, mayaman naman yan eh. Tama? Pero ang hindi nila alam, yung pera na pinahiram mo sa kanila ay sobrang pinaghirapan mo yun. Hindi, ang iba nga po, inutang pa nila yun. Or tinubuan pa nila yun. Okay? So may mga kanya-kanyang story kung paano sila nakalikom ng ganong pera para mapapahiram ka lang dahil nagmamalasakit ka. Okay? Yun nga lang, sa pagmamalasakit mo, medyo na abuso. At sino ba madalas yung nag-aabuso sa atin? Siyempre, unang-una, yung kapamilya natin. Diba? Totoo naman eh, kapag pamilya mo, kampante sila, hindi mabayaran kasi kapamilya mo nga, di ba? Pagkaibigan mo na, pinautang mo, singilin mo, ayun, tapos ng pagkaibigan ninyo, aaway, mag-aaway na kayo, di ba? Pagkakilala mo, syempre, hindi ka naman talaga magpapautang pag hindi mo kilala. So, yun po, para lalago yung negosyo, lumayo kayo sa mga kakilala. Magtayo ka ng negosyo na malayo sa mga kakilala ninyo. Okay? So, ano pa? Sino ba ang laging nagpapalibre? O, di ba kakilala, kamag-anak, kaibigan. Pero pag i-invite mo yan ng usaping negosyo, pag-usapan natin business, may seminar tayo, marami pong dahilan yan para hindi makapunta. Busy ako, maglalaba ako, bla bla bla, ang daming rason. Pero pag sinabi mo, punta ka sa birthday, pupunta, punta ka sa ano, kain tayo, treat ko, manginasal tayo, ayun, kompleto po yung kakilala mo, kompleto pong kamag-anak mo. Pero pagdating sa usaping pag-asenso, para tulungan mo silang kumita at para matulungan ka rin kumita, wala po silang oras. Sa totoo lang po, ito pong pinakamasagat. Minsan po, yung kakilala, kaibigan, kamag-anak natin, tinutulungan tayo maubos yung pera natin. Hindi tayo tinutulungan para kumita at lalong lalaki yung negosyo natin. Yun po yung katotohanan. So, yun lang po. So, with that, sana may matutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo yung video, like, share, and please subscribe my YouTube channel. Okay? Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.